106.7 Energy FM. Same, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. You're so foggy today. Uy, napakaganda mo palagi. Grabe ka. Today lang ako gwapo. Today lang ako gwapo. Hindi, actually araw-araw. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Araw-araw kang gwapo sa paningin naming lahat. Talaga ba? Oo. Pero wala akong pera, ha? Okay lang. Wala akong panlibre sa'yo. Di bali, ano pa lang naman, Friday pa naman, di ba? Friday? Walang iya. Sukat na sukat ko dun sa part na yun. Oh, parang alam na alam mo talaga kung kailan tayo sa sahod, ha? At tama ba yung hula ko? Tama, Friday. Ay, okay. Kasi 25 ay Sabado. Ah, okay, okay, okay. Actually, inulaan ko lang talaga. Ay, inulaan mo lang talaga? Parang hindi ako naniniwala dun. Parang minarkahan mo na yun sa kalendaryo mo. Ay, na 24 naman. Sahod. Uy, grabe ka naman. Uy, totoo lang tayo dito. Uy, wait, kamusta yung ano mo, yung ano? Weekend mo? Okay naman siya. Ang nangyari, naman nagginawa ko nung ano, Sabado. What did you do? Nakalimutan ko ginawa ko nung Sabado. Feeling ko, nagpahinga ka. Hindi, nag-shoot ako. Ano para shoot sa project na? Ng ano, pamangkin ko. Ah, okay, okay, o, okay. O, diba? Panis mo. Ang taray naman ng project. Shoot? Oo, hindi kasi ang ano kasi, ang idea sa ano, sa project niya ay paano daw ma-save or i-heal ang Earth. Okay. So ngayon, itong pamangkin ko, imbis na siya yung gumawa, pinagawa sa akin. I'm sure idea niya naman yun. Idea niya, oo. Pero syempre, yung tawag dito, yung video mismo, paano pa pagagandahin, ako na bahala doon. Ay, syempre namin. Ano namang alam ng pamangkin mo dyan sa mga video-video? Alam mo, gusto ko nga ano eh, dalhin siya sa Amazon Forest eh. Or ano, dun sa mga, ano tawag dito, baby tubes, yung mga ocean park. Ocean Park? Ocean Adventure. Ay, hindi. Hindi kami pumunta sa iba't ibang lugar. Ah, okay. Ginrin screen ko lang. Sobrang taray naman ng chroma na yan. Well, ganun talaga. Kailangan, di ba? Ibang level. Tapos, alam mo ba, before ako pumunta dito sa Energy FM, yung interview ko kay Papa Jackson, ginawa ko yung project niya din dati. Okay. Oh, tapos nagkaroon yun ng score na perfect. Ang taray naman ng perfect. Ay, grabe naman. Well, wala tayong magagawa. Ano yung level ng mga projects ngayon ng mga bata? Nga, eh. No, parang ano, nagiging komplikado. Mm-hmm. Samantalang dati, ano lang, Manila paper, ganyan. Oo nga. Kartolina. Ang gagawin lang dati, di ba? Uy, eto, bumuo kayo ng ano, ng isang scenario na kung saan tumutulong. Kumbaga, diba? Ganun, drawing. Oo. Ngayon, video na. Tapos yung mga, ano pa, video, tapos ngayon, dati nung panahon, ano eh, yung mga libro na sinusuot mo, yung gawa sa karton. Tama ka dyan. Nabutan mo ba yun? Nabutan ko yun. Diba? Grabe. Oo, tapos meron pa nga ang ginagawa, no, gumapit kayo ng picture sa isang libro na may ganito, ganyan. Oo. O, tapos hanip ngayon, video na, par. Mga magazine dati, ngayon video na, pagandahan ng chroma, pagandahan ng editing. Dati, naabutan ko pa yung video na yan eh. Pero paano lang, petix lang na video. Kaya, ngayon, pagandahan na. Oo, hindi ko kinakaya. Naalala mo ba yung dati yung pinagagawa tayo ng ano, or baka kami lang, yung ano? TV na gawa sa karton? Oo, sa box, tapos iniikot-ikot mo. Diba? Diba? Tapos ngayon, ako. Video na talaga, shoot na, nakakaloka. Tapos dati, may pinagawa pa sa amin eh. Yung ano, gumawa kayo ng isang simbahan gamit ang bulak at ang toothpick. Oo. So yun, nabutom yun. Bulak at toothpick? Oo. Hindi, popsicle sticks, popsicle stick. Pero sa amin, bulak tsaka toothpick. Grabe naman. O, gaano ka dapat ka-artistic kapag ginawa mo yun, di ba? Di ba? Tapos lalagyan mo ng mga kulay-kulay, ganyan. Tapos lalagyan mo ng, halimbawa, landscape. Mayroong mga tubig. Ang ilalagay mo dyan, yung gel na ginagamit ng kuya mo. Tama! Di ba? Yan, naabutan natin yan. Pero ngayon, sabi mga sinushoot na, grabe naman. Sinushoot, di ba? Ewan ko na lang pag hindi pa naging perfect yan. Tapos syempre, lalagyan ko pa yun ng mga 3D kinemerut. Naku!
lagyan mo ng watermark. Lagyan mo ng watermark. Oo, bahala. Kasi baka mamaya gamitin. Hindi mo mag-iisip pa ng masama yung eskwelahan. Hindi. O hindi naman siguro. Tingin ko naman mabuti naman yung eskwelahan nila. Pero, pero syempre. Baka lang kasi. Kagrabihan ko yan. Oo. Oo, syempre pagpamangkin ko, di ba? Talagang grabing yung project niyan. Kaya naman pag ako nagkaroon ng anak, no? Oo. Tapos may ganyang ano, may ganyang project. Ay, nako, sinasabi ko talaga sa inyo, parang Avengers yan. Ay, alam, ano feeling ko kaya mo talagang gawin yan. Kaya ko naman, no? Pero tamad nga lang talaga ako. Oo, kasi siya ginagawa niya sa sarili niya eh. Oh, ginagawa ko yun. Spider-Man. Oh. Eh, FYI, yung ginawa ko nga Spider-Man, no, na web, no, gawa ko yun from scratch. Oo nga, sabi mo nga. Diba? Ay, nako. Ako nung Sabado naman, bilang hindi mo tinatanong. Hindi nga, wala akong pake. Ay, grabe ka naman. Ano nangyari sa Sabado mo? Nung Sabado, pumunta kami kay Doc Clarence. Mm. Hi, Doc. I love you so much. Oh, nakita ko yung ano mo eh, yung story mo. Oo. Nagpaganda ka na naman. Sana all. Hindi, oh, paganda. Well, alam mo, sobrang wala tayong magagawa. Charik. Ay, yun nga, kasi namaan ko si Romel. Kasi yun na, bother siya dito. May tumubo kasi na something dito sa kanya. Okay. Akala ko nunal. Akala ko basta na lang sumusulpot yung mga nunal. Tapos, well, only to find out, infection lang pala siya. Ah, infection. Oo. Pero so, tinanggalan naman. Ano, nilalagyan lang ng cream, ganyan. Ah, cream. Nako-conscious kasi siya dahil kapag may meeting siya, napapansin na ng mga tao. Ay, oo. Siyempre, kapag kasi client meeting, mata, diba? Oo. Dito talaga. Mm. Eh, wala naman siyang ganun dati. Kaya nako-conscious siya. Papansin niya na. Tapos, ako naman, hindi naman. Sabi ko, wala lang yan. Ano lang yan? Baka ngayon lang yan. Ganyan kasi yung mga babae. Oo. Ganyan kasi kami. Wala lang yan eh. Pero nung ano na, nung nababother na siya sobra dahil nga nakikita na ng mga ka-meeting niya, mga clients, ganyan. Sabi niya sa akin, halika na, samahan mo na ako kay Doc Clarence. Sabi ko, siya talaga yung nagsabi, halika na, punta na tayo kay Doc. Sabi ganyan. O sige na nga, halika na. Tapos yun, buti na lang nakita na kahapon ni Doc. So, ito ay lesson na wag natin talagang ano, di ba, isasantabi yung mga maliliit na bagay. Lalo na actually, pag may kinalaman sa health natin. Mm-hmm. Alam mo, merong mga pangga tayo dyan no, na may parang umbok talaga na ano, na parang may biglang tumubo na lang din talaga sa katawan nila eh. Umumbok? Oo, may umumbok. Parang blackhead ata. Oo. May mga ganun, no? Pero huwag kayong basta-basta mag-ano nun, ha? Magtatanggal. Oo. Kasi kailangan daw talaga yun ng proper treatment, no? Oo. Kasi iniisip kasi ng iba eh, no? Ay, wala lang yan. Sige, tanggalin na natin yan. Eh, tayo mga Pilipino, mahilig tayong kumutkot ng kumutkot. Mag-DIY, do it yourself. Oo, diba? Isipin mo, tigyawat. Dapat daw, hindi ang kinukutkot. Oo naman. Pero tayo, tinitiris natin kasi satisfying. Nakakaloka tayo mga Pinoy. Diba? Blackhead sa ilong, whitehead sa ilong, diba? Ang ginagawa natin, talagang ano, pinipisit natin, diba? Oo, pero hindi dapat, baby Toby. Lalo na kapag ilong area, cannot be. Ay, no, very fragile. Yung area na yun. Wag tayo masyadong magmarunong, ha? Yes, nakasatisfy, pero wag, okay? Hindi porket kaya natin gawin, eh pwede na natin gawin. O sige, may hugot ba yan? Wala ba? Hindi lahat ng kaya mong gawin ay pwede mong gawin. Okay. Pero alam mo nung linggo, no? Nag-church kami. Ay, ang taray. Buti hindi ka natunaw. Yun niya eh. Oo. Fairness, buo ka ngayon. Oo. Buo kang dumating ngayon. Tama ka dyan, di ba? Ibig sabihin may next life ka pa. Cleanse ako. Yeah. Ay, taray. So anong mga learnings? Anyway, yun niya, nag-church niya ako, no? Pero itong sasabihin ko, after ng church, di ba? So yun, alam mo ba, na-realize ko no, na iba pala talaga ang lalaki at babae kapag dating sa grocery. Ah, okay. From church, nasa grocery. Okay. Go. Sabihin ko lang, pinagmalaki lang nag-church ako. Okay. Yun lang gusto kong sabihin. Pero walang kinalaman to sa kwento mo wala. Ngayon. Okay. Grabe ah. Grabe yung connect, Toby ah. Grabe ko lang para ano, para magbuka akong anghel, di ba? Nakakaloka. O bakit, anong pinagkaiba ng mga babae sa grocery at saka sa mga kami nila? Kasi yung mga lalaki, no? Kapag binigyan kami or hindi naman kaya nagsulat kami ng listahan na kung ano bibilihin namin, yun na talaga yun. Pupunta kami sa isang section na yun. O, eto. O, kuha. Lagay sa cart. Kuha, lagay sa cart. Tapos, cashier na. Mm. Tapos, kayong mga babae, alam nyo na naman yung bibilihin nyo, magdadalawang isip pa kayo. Eh, syempre, kailangan natin ng comparison, ng variation. Oh. Tapos, ang mangyayari pa dyan, no, may listahan na kayo, nabuo na yung listahan nyo. Di ba? Pupunta pa kayo sa iba pang section para tumingin ng tumingin. Pero hindi naman kayo bibili. Titingin lang. Hello, therapeutic kaya yun para sa amin. Kasi nasa-stress kami sa mga lalaki. Kaya kapag may moments na, kaya pwede kaming maging ano, pwede kaming mapag-isa, mag-me time. Ginagrab namin yun para ma, alam mo yun, magkaroon kami ng therapy. Stress sa lalaki? Oo.
Tama ba yung narinig ko? Stress sa lalaki? Mas stress kami sa inyo. Tingnan mo, pati yung pagpunta namin sa grocery, pinoproblema mo para sa iyo problema yun. Hindi ko naman problema yun na. O bakit? Hindi ko naman sinabi na problema to. Hindi ko naman sinabi in a negative way. Na-realize ko lang. Ginagawa mo, hindi ginagawan mo ng comparison. Oy, wala, wala, para wala, magkaroon wala ka ng issue sa mga babae. Wala akong sinasabing issue sa akin yan. Oh. Na-realize ko lang talaga na magkaiba ang babae at lalaki. Sinabi ko lang naman yung kinuwento ko lang naman sa mga pangga natin. Hindi ako nagsasabi ng issue ko doon. Ay nako, huwag ka magpanggap. Diba? Nababasa ko ang puso at isip mo. Ay wow, basang-basa mo talaga. Oh. Hindi. Ay nako. O yan kayo for eh. Porque mga lalaki na to, wala kayong ano sa buhay, wala kayong kaarte-arte sa buhay. Ganyan kasi walang kayo. Walang kulay ang buhay ninyo. Pag binigyan kayo ng, halimbawa bumili ka ng sardinas, kahit sardinas na yun ang kukunin nila, yun na yun, tapos bayad na agad. Alam niyo, hilig niyo talaga magpag-away, no? Hindi naman. Pag hinahanap niyo talaga, no? Hindi. Sinabi ko naman yun, na-realize ko lang naman. Tapos yun, inaaway na ako ngayon. Ako babae. Diba? Inaaway na ako ngayon. Kayo kasi mga babae, gustong-gusto niyo palagi, war, di ba? Gera, di ba? Kahit napakatahimik ng discussion natin, di ba? Ibig sabihin ba na nakikipag-away? Hindi. Yan ang problema sa inyo mga lalaki. Kapag ino-open up namin kung ano yung nararamdaman namin and when we think about that problem, ibig sabihin, nakikipagtalo kami. Hindi, dinidiscuss lang namin. Ine-explain lang namin yung side namin. Okay, sige na, sige na. Talo na po. Excuse me, dadaan sige na, ako. Sige na, sige na. Go ahead, dumaan ka na. Oo. Sige na, hindi na ako makikipagtalo dahil kapag nakipagtalo na naman ako, mag-OT na naman tayo. Hindi. Nako, ganyan kasi kayo eh. Kapag na ano na, kapag nasimulan na, 'di ba? Armalite na, 'di ba? Machine gun na. Tuloy-tuloy na ang inyong mga salita, 'di ba? Ang problema naman hindi sa mga lalaki, na, sisimulan na. Tapos hindi paninindigan. Oh. Oh, di pa ako tapos magsalita, di ba? Oo, bakit? Ako din na, di pa rin ako tapos diba? Magsalita, ah, bakit? Tapos ka na kanina, ngayon, ako na yung eto na yung time. Bakit may timer ba dito? Wala namang arbiter dito, ah. O, di ba? Oo. Ayan tayo mga lalaki, eh, no? Ay, hindi na nang tapos yung ano natin, eh, yung sinasabi natin, di ba? Yung point mismo natin, di ba? Kaya, ayan. Oo. Mm. Lagi tayo nag-aaway. Ay, ako hindi ako nakikipag-away. Kung ikaw pala diba? Nakikipag-away. Napaka-sarcastic. Oh, ako hindi ako nakikipag-away. I'm just explaining my side. Para sa'yo, away yon. Hindi ko nakontrolado yon. Sorry. Ay, nako. Oh. O sige, isusumbong kita kay Petron and Domingo. Nanonood. Hindi, yung mga nagpa, ano kasi ako dyan, nagpa-diesel ako nung nakakaan. Ah, lagi ko nadadaanan yan, Petron. Oo, malamang, konting kembota lang nandito sa bahay mo. Oo. So sabi ko, kuya, ano, kapag dating nyo po sa Petron, kanan po kayo doon. Oo, nagiging ano yan eh, landmark. Mm-mm, yeah, oo, in fairness naman. Tapos hello, ang sabi dito, huwag na makipagtalo tayo mga lalaki ang talo. Diba? Lagi namang ganun eh. Gagawa namin. Kahit na kahit sisimulan nyo lang argument tapos hindi ninyo tatapusin. O diba, hindi naman tayo pinagsasalita talaga eh, no? O anong ginagawa mo, tumatahol? Diba, so... ano tawag mo dyan? Magsasalita ako, diba? Ipo-point out ko yung point ko mismo, diba? Tapos ang mangyayari, diba? Wala na, ikakat tayo, tapos sasabihin, mali na naman tayo. Eh, sino nagsabing mali? May sinabi ba akong mali ka? Oh, you're putting words into my mouth. So, kapag, yan ang problema sa mga lalaki, mapag-assume. At talaga namang, alam mo yon, nag-iimbento ng mga salitang sasabihin, sinabi namin mga babae, nating mga babae, ang totoo, wala naman talaga. So, ganun. Kapag ikaw, kapag kayo ang nagsasabi ng ganyan-ganyan, putting words into my mouth, kinemerot, ganun. Pero kapag kami naman, yung ginaganyan, dapat hindi. Ganun. Ay, ano sinasabi kasi sinabi mo? Ko, kasi sinabi ko kanina, di ba, na hindi ko naman sinabi na may issue ako doon, pero sinasabi mo, issue sa akin kasi binrot up ko. Eh, totoo naman na. Realization nga lang eh. Realization. Oo, oh, di sige, realization. So, sinasabi mo, problem may issue solved. Ako. Hindi, kasi ba't mo binring up? Realization nga eh, wala naman sinabing issue. Wala naman sinabing issue. Nagkwento lang ako. Oh, o, sinabi ko lang yung sa mga panggan natin. O, tapos sinabi mo, issue na naman. Tapos inaway mo ako. Bakit ka masyado nakapako dun sa word na issue? Ba't hindi ka makapag-move on? Okay, hindi pala siya issue. Fine. Nag-discuss ka lang din pala. Fine. Okay, what's next? Pinoint out ko lang yung point ko mismo. Oo nga. Okay, what's next nga? Oo na, sige na, talo na. Oo na, tama na. Hindi yan talo. Ang problema kasi sa inyo, akala nyo lagi competition at contest to. May talo, may panalo. Hindi, nag-uusap lang naman tayo. Oo na. Eh kasi nga naman kayo kasi hindi kasi kayo nagpapatalo. Walang talo, walang panalo. Oo na, sige na. Nag-uusap lang tayo, nag-explain lang tayo ng side natin. Oo ganun na, yun. Oo, time out. Ay, sa mga pangga namin dyan, ha? Hindi naman po kami nag-aaway talaga. Kayo hindi, nag-aaway tayo. O, diba? Ikaw na rin nagsabi, nag-aaway. War freak sabi kasi ko, kayo. Hindi, joke lang. Oo na, sige na. Hindi kami war freak. Ah, talaga ba?
pinag-explain lang namin yung sarili namin. Tapos nagkataon lang na pasigaw kayo mag-explain, ganun. Uy, sino sumisigaw? Ikaw. Ikaw kaya? Tapos pagalit ka, pagalit yung tono mo. Hindi kaya, ba't ang ganyan lang kaya? Normal lang pala. Normal lang kaya? Kaloka to. Ay, nako, ay, nako. Sabi ni Gerald, Toby, iinom na lang tayo. Oo. Iinom na lang yun. Sabi ni Ate Letty, di ka mananalo, baby Toby. Alam ko naman yun. Wala namang talo, walang panalo po. Nag-explain lang tayo. Pero hindi, sa isip puso nyo, no, panalo kayo, okay na yun, sige hindi. Na. Walang na. Panalo, walang talo, lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng sige, Diyos. Pinagbibigyan lang namin kayo, sige na, okay na. Sige, go, no problem. Sabi ito, halata na sa facial reaction nyo na yung dalawa na napipikon na kayo sa isa't isa. Ay, hindi naman talaga. Hindi, oh. Hindi. Marla Sutol. Wala, no? Mas malala pa yung ano namin, mga usapan namin off-air. Sabi ko sa inyo, pag nag-usap kami off-air neto, ay, nako, sinasabi ko sa inyo, puro kabastusan. Hoy! Hindi, ah. Wholesome tayo. Wholesome tayo talaga ba? Oo. Gusto mo kwento ko dito yung pinag- Pagsasabi mo sa akin doon sa tech booth. Hoy! Sa pakikita dyan. De, joke lang. Wala po kami pinag-uusapan ng ganun, no? Oo. Oh, mababait po kami. Wala po kaming kabalastugan sa katawan, no? Mm. Mga virgin po. Oh. Mm, tama. Nagdalawang isip. Matamit-tamang gano'n. Ah, tama. Aray ko. Nakakaloka. Parang ayaw mo sabihin na gano'n. Hindi, totoo nga. Oo, lalong-lalo na po ako, diba? Oo. Ikaw? Mm-mm. Sige na nga. O, ngayon. May hilo ko ngayon. O, ngayon. Sige, mm-hmm. Go. Happy? Buti naman, no? Buti naman at umag-agree ka sa akin. For the first time in forever, umag-agree sa akin si DJ Lindsay. Wow. Ang female radio DJ of the year. Nakakainis naman. Isang karangalan. Hoy nga pala, hindi pa po ako ikakasal, ha? Akala yata na mga ano, nag-post kasi ako ng ano evening gown. Ah, oo. Eh, kasi akala nga naman, nila ikakasal na ako. Ang ganda mo naman kasi dun sa gown na yun. Partida pa yun, ha? Wala pang ayos yun. Mm. Uy, nakaayos ako nun. Eh, nakaayos ka ba nun? Nakaka-insulto ka nun! Hindi yun. Hindi kasi, charat-charat lang. Ang ibig ko sabihin nun, natural yung beauty mo, yun kasi yun. Nagpalit lang ako kasi nag-try on ako. Hindi pa po ako ikakasal. Kumalma po tayong lahat, opo. Ano? O, kasi kapag kinasal kayo, no, ako yung ano eh, ako yung ring bearer niyo. Oo na naman. Lagi kang may ano sa buhay ko. Ikaw yung ipapangalan sa'yo yung anak ko. Mm-hmm. Tapos meron ka special participation. Yes. Ano ba hindi mo maisip na mag-direct na lang? Doon ka na lang sa hindi, gilid. Hindi, gusto ko ano ko, tawag dito, flower boy / ring bearer. Nakabulin pa lang yung ring bearer, no? Ring bearer. Ganun. Ring bearer. Ring bearer. He sa'yo is na yun, oo. Oh, tagabit-bit ng ano, sing-sing. Okay, the yun. Bearer of the ring na lang. Hindi, taga-bit-bit na lang ng sing-sing, yun na lang. Oh, yeah. The ano, ring holder. Gusto mo ako na lang din ng singer, no? Sa ano mo, sa kasal mo. Ay, kakanta naku, ko kayo, perfect. Layo-layo pa niyan, huwag kang pag-isipan na masyado. For me! Wow, nakakaloka ka. Tigilan mo. O, gusto mo ako na rin magpare. O, sabi dito, magpare ka na lang, DJ Toby. Ikaw magkakasal. Uy, actually, alam mo ba, dati gusto ko magpare. O, buti hindi mo tinuloy. O, ngayon, nung ano, grade 3 ako nun. Ang simbahan. Logo. Grabe naman. Parang kasama-sama ako namang tao. Okay, moving forward. Pero yun nga, dati nga, nung grade 3 ako, gusto ko dati magpare. Kaso nga lang, ang sabi sa akin ng klase ko, bawal daw mag-kiss daw. Yun pa yung term. Mag-kiss daw yung mga pare. Siyempre, bakit naman magkikiss yung ayun mga nga, pare? Hindi, yung mga pare ng babae, bawal magkiss ng babae, ganun. Ah, okay. Liliwanagin mo to. Medyo napatumbling ako dun sa... Eh, ayun. Sabi ko, ay, ayoko na pala. Ora mismo, sinabi ko yun ng ganun. Oh. Oo. Kasi gusto ko talaga ikasal eh. Yun pa lang yung unang obstacle pa lang yun ha. Tapos umayaw ka na. Wala na talaga. Toby, ang dali mong kausap. Ganun talaga ang buhay, di ba? Oh, anyway, wala lang naman. I-share ko lang naman, di ba? Bakit ba? Yun ang dati eh. Well, ever ba nag-cross sa mind ko na maging madre? Tingin ko hindi. Parang wala eh. Oo, hindi naman. Ginagalang ko ng malala yung mga madre. Okay. Siyempre, igagalang natin. Oh, nag-bless pa nga ako sa mga madre pag nakikita naman, ko, pag nakakakita ko ng mga mother and father. Mother and father! Buti hindi na nalaplos yung ano mo, no, kamay mo, no, kapag nagbe-bless ka, no? Oo. Kasi parang demonyitak. Hoy! Hindi naman masyado. Oo, nasanay na lang ako. Buti naman. Na-immune na. Na-immune! Nakakalala. Ay, nako. Anyway, mga pangga, susunod na, napaganda, napaka-sexy. Walang iba kundi si DJ Lindsay. Para sa programang Lihim,
ng liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo, walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby, mga pangga, ay pwedeng-pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang BabyToby1067, okay? Okay! Sabi dito ni Jericho, my precious. Lord of the Ring, Baby Tobes. So, pwede. Ah, oo nga, tama, tama. My precious. Tama. Kilala mo ba yun? Oo, si Gollum. Si Gollum. Mm. Boy pa ba yun? Wala na ba CGI siyang kasunod? Eh. Oo nga, wala na ba siyang kasunod? Ibig sabihin na, alam mo yun, movie na nandun siya. Hindi ako, hindi kasi ako masyadong fan ng Lord of the Rings eh. Si Elijah Wood lang yung bet ko doon. Hindi ko rin siya kilala. Wait! Hindi ko pa napapanood yung ano, Lord of the Rings. Kaya lang, kilala ko lang talaga si Gollum. Tsaka yung My Precious na. Oh, kasi siya yung pinaka... Actually, masumikat siya, no? Kasi doon sa pinaka-movie. Oo. Kakaloko. Well, anyway, mga pangga, for our next song, here's a song from Passenger, titled Let Her Go. Talaga nga naman nagsasabing, talagang alam mo lang talaga or marirealize mo na mahal mo ang isang tao kapag pinakawalan mo siya. Aww. Talaga ba? Para sa'yo? Sana ma-realize niya rin yun. Ay, naku ako. Hindi pa pwede. Anong mukhala wala-wala? Dito ka lang. Tumutok lang sa sesyong same-same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Energy!